Kumusta po mga kamaster, mga kagwartsa, mga kaibigan, tsaka doon po sa mga nag-subscribe po sa akin na kamakailan, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kaya po dahil sa pag-subscribe niyo po sa akin ay alam ko po na interesado po kayo na makinig po sa kay Master Mon, kaya magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman ngayong araw na ito patungkol sa usapang ano naman tayo ngayon, usapang kaligtasan, no? Maraming salamat po ulit doon sa mga nag-subscribe na sa akin at doon po sa mga baguhan pa po dito sa channel na to, bagong bisita po sa channel ko, ay paki-click po sa baba yung subscribe button at paki-ring na rin po yung bell para po ma-update po kayo sa mga latest po na i-upload ko mga videos. So, gaya nga po ng pangako ko po sa inyo, marami po ako sa inyong ituturo patungkol sa profession ng security at ganoon din po sa safety. Buti na lang po pala napatulog ko na si Bunso. Kaya nagkaroon ako ng kakataon po na makapag-shoot po ng video, no, at magbigay sa inyo ng konting kaalaman. At kung hindi, mangungulit yun dito. Hindi ako makakapagturo sa inyo. So, ayun po, magandang araw po sa lahat at welcome po sa channel ni Master Mon, ang usapang gwardiya at kaligtasan. Ngayon po, ay pag-uusapan po natin ay usapang kaligtasan. Ang topic po natin for today is Family Emergency Plan. O, alam niyo ba po yung Family Emergency Plan? Sino ba meron po niyan sa bahay? Okay. No? Kung meron kayo sa bahay niyan, kamaster ko na kayo. Ha? Kung sino yung mga meron ng emergency plan sa bahay, napakagaling at napaghandaan niyo na ito, no? Okay, sa pag-a-attend ko ng mga seminars sa emergency, no? Sa mga trainings na inatinan ko, no? Lagi nababanggit tong salitang ito, lalo na pag ang pinag-uusapan ay kaligtasan, mga sakuna, or pag during emergency disaster month, no? Ang topic na to ay ang topic ng mga disaster pinag-uusapan, ang laging binibigkas ay ang katanungan na are you ready? Handa ba tayo? No? No, ito isang napakalaking katanungan pagkat hindi to biro-biro. Pagkat no, ang pinag-uusapan po dito ay buhay ng tao, no? Ano bang number one natin? No, na importante, no? Ano bang number one importante sa atin? Ay siyempre ang buhay, no? Kasi ang buhay hindi na nababalik, no? Properties, nabibili yan, na-acquire yan, sisira, bibili ng bago, pero ang buhay hindi may babalik, no? Kaya napaka-importante itong tuturo ko sa inyong learning, no? Medyo mahaba to, pero iiksiin lang natin sa isang seminar. Ginagawa to mga dalawang araw, no? Pero tayo, dahil kamaster ko kayo, pipilitin natin i-explain ito ng maigsi lang. Okay? Okay. Ang sabi daw ng ang sabi ng mga tao o yung mga nagsusurvey, ng mga nagsurvey tungkol sa emergency is kalimitan daw ay nakakalimutan ng mga tao ang paghahanda sa mga sakuna, no? Well, alam natin na ang emergency ay pwedeng mangyari anytime. Pero nga, dahil sa no, tayo yung mga Pilipino, nasali na tayo sa ating kultura na mamayaan na yan, no? Pagkat sa yung wala namang kabuluhan sa panahong minsan, no?
ay parang nababaliwala lang natin, ano? Kaya mahilig na tayo sa mga Pilipino kahit sa ating mga nangyayari, no? Sa mga recent na mga nangyayari, eh naghahanda lang tayo kung nasa na-experience na natin yung emergency. Eh, di ba? O, pagka wala pa yan, okay lang. Kasi ang paniniwala ng Pilipino ay hindi naman mangyayari yan. O, katulad nung yung earthquake na sinasabing big one. No? Ginagawa-gawa lang katatawanan ng bawat isa. O, pero nung nangyari yan, nung 1991, di ba? Buhos ang lahat ng puwersa. No? At saka yung recent ilang mga earthquake, last year yata yun. Buhos yung mga puwersa at kaalaman, pagtuturo, patungkol dyan. No? Kailangan ba natin hantayin na tayo ay sumapit at tawag nito ay maka-experience nito? Yun, ang mga sinasabi ko. No? Kaya ito ay napaka-importante. Kaya sa programa ko, ito muna ang aking i-discuss. Mag-umpisa tayo sa pamilya natin, sa ating mga bahay natin. You know, dapat ang mindset natin, mga kamaster, is na itong mga natural disasters na ito at mga emergency na ito ay situations na maaaring mangyari anytime, any point of time, kahit saan. No? Ang kakaiba lang dito, no? Ito yung nangyayari na kalimitan ay walang mga warnings, no? At dahil doon nabubulaga tayo. Oo, may mga emergency na pwedeng may mga warnings pa katulad ng bagyo. Pagdating ng bagyo, no? Nasusukat yung lakas ng hangin, no? Yung amount ng tubig niya sa ulap, ang buhos ng ulan, nasusukat ng instrumento, no? Pero pag earthquake, no? Mapipredict ba natin bukas mag-earthquake? Hindi, no? No? Wala ang instrumento pang nagsasabi. May mga sasabi, may indikasyon na maaaring mangyari nito. Pero yung sasabihin kung ngayon o kay bukas mangyayari na yun, ay hindi yung ganon. No? Wala pang ganong instrumento. Kaya kailangan talaga, yung mga example kong ito, eh, dapat natin paghandaan. No? Umpisa natin sa mga bahay-bahay. Kasi ba't sa bahay? No? Kasi sino bang nasa bahay? Siyempre, ang nasa bahay, yung ating mga mahal sa buhay. Di ba? Laging nandyan. Yung mga anak natin, naiiwan natin. No? Yung, minsan, yung mga iba, may mga magulang nasa bahay, nakikita din. Mga mag-anak, no? Extended family. No? Siyempre, ano ba importante? Di ba? Umpisa natin sa ating pamilya, napaka-importante ng mga mahal natin sa buhay. No? Ituturo ko po sa inyo to, itong family emergency na ito, paggawa ng emergency plan, kasi gusto ko po, ang expectation ko po sa inyo, pagkatapos ko pong ituro ito ay may discuss po to sa inyo ay matutunan nyo itong mga bagay-bagay na ito, no? Ang gusto ko po, ang in-expect ko po na at the end of these learnings po ay maintindihan nyo po kung ano po talagang importansya na itong emergency, family emergency plan na ito, no? Ano ba yung sinasabi ni Master Moon at bakit pinag-aksaya ni Master Moon to at ito ba yung una niyang in-impart na knowledge para sa atin, no? Gusto ko malaman niyo yan at maintindihan ninyo pagkatapos ng aking ibibigay na learnings na ito, no? Gusto ko rin malaman ninyo yung at maintindihan kung ano yung phases of emergency planning. Kung kailan ba tayo dapat magplano? Kailangan ba tayo magplano pagkatapos na or after an incident or kailangan din ba bago at during magplano tayo? Yan ang mga importante na dapat niyo matutunan sa aking i-impart sa inyo, no? At dapat din maintindihan natin yung iba't ibang mga emergency hazards na ikakaharapin natin sa kanya-kanya nating lugar, kanya-kanya nating tahanan. Siyempre tayo sa mga pamilya natin, iba-ibang ating mga tirahan, no? May mga nakatira malapit sa dagat. So, anong emergency? You will perceive, no? Yung pwede natin kaharapin kung nasa ang bahay natin ay nasa tubing dagat. Ganon din yung mga ating mga kasama na ang bahay ay nasa tabi ng nasa isang village, no? Ay sa isang valley, no? Oh. Alam ba sa valley sa Tagalog? Lambak. Lambak ba yan? Oh. Tapos, yung mga ating mga kasama na malapit sa bulkan, no?
So, iba-iba. Iba-iba yung mga kinakaharap, no? Yung doon naman nakatira sa mga mabababang lupa sa syudad, diba? Bahain din, diba? Iba din yun. Pagbabaha. So, iba-ibang lugar, may kanya-kanyang emergency at kailangan paghandaan natin ito. At yun ang gusto kong mangyari pag natutunan nyo to. Kailangan mapaghandaan nyo at ma-determine nyo yung mga iba't ibang emergency at hazards sa kanya-kanya yung mga lugar. Tirahan, no? Ano po yung mga activities? Kailangan malaman natin. Kailangan gusto ko, pagkatapos ito, alam nyo kung ano yung activities na dapat nyo gawin during, before, after, and before, during, and after ng isang emergency. No? I-discuss ko po yun dito para maliwanagan po kayo. No? Tuturo ko rin po sa inyo yung alert and warnings. Kailangan malaman nyo kung ano yung mga sinyales, kung paano tayo magre-react doon sa specific na emergency. Tuturo ko po sa inyo yan. No? Tuturo ko rin po sa inyo kung paano po kayo makakapag-communicate. No? Halimbawa, nagkaroon ng problema at nagkagulo na at emergency at hindi na kayo nagkausap, nagkahiwa-hiwalay, ano? Magagawa natin ng plano paano tayo makakapag-usap, paano tayo makikita-kita, at paano natin mapapanatiling kampante ang bawat isa, no? Kasi siyempre, halimbawa, ikaw na ang inilak, nasa eskwela, ikaw nasa bahay, nagkaroon ng emergency, no? Pagkakaroon kayo ng contact at pareho kayo, kung makakapag-usap kayo, may establish kayong communication, alam ninyo kung paano nyo na ang bawat isa ay safe, no? Hindi kayo kakaba-kaba. Tuturo ko po sa inyo kung paano ang communication protocols during emergency, no? Tuturo ko rin po sa inyo ang paggawa ng mga exit routes, no? At pagdedetermine ng mga evacuation areas, evacuation points sa sakali po kayo disanin nyo ang mga pamamahay kung kinakailangan po during emergency, no? At ibigyan ko din kayo ng kaalaman tungkol sa emergency kits. So bago matapos itong learnings na to, matututunan nyo kung ano yung dapat ninyong ipaghanda sa inyong mga go bags, no? So kailangan natin yon, mga kamaster, no? Ngayon, dumating na tayo. Ano ba importansya nito, itong family emergency plan, no? Sa picture na ito, papakita ko sa inyo na picture na ito, no? Picture pa lang, malalaman nyo ang importansya, no? Nakita nyo yung bahay, nag-iba, no? Kung mapapaplanuhan nyo po, hindi po mangyayari yan. Eh, syempre, pag nag-iba yan, ano mangyayari? Nakita nyo, naka-stretcher. Yan. Victim, di ba? Victim kayo. Di ba? Maaring naputulang kayo ng kamay o kayo ay diretso na sa hukay. Opo, no. Yan. Pwede rin pong kayo'y, yan, sabi ko nga, mapilayan o magkaroon ng mga danyo sa pangangatawan, no? At ang pinaka masaklap na pangyayari ay mawala ang ating mahal sa buhay, no? Yan, yan yung RIP, rest in peace. Ayan. At kung tayo nakapagplano, ayan, makita nyo sa picture, nakangiti si Totoy, pagkat nakaligtas sila, ibig sabihin ay handa, no? Kung kayo ay may nakapaghanda, ay sigurado, kahit ano man ang emergency, no? Kayo ay ngingiti pa din at kasi makikita nyo ang bawat isa na pare-pareho pa kayong buhay. Yun. Yan ang importante, ang buhay. Okay. Sabi nila, no, na itong emergency plan na ito ay isang useful tool na pwedeng maging kaakibat ng mga tahanan sa pag-advance planning, no? Pagpaplano at pagpa-practice ng mga exercises para makaligtas, no? Ito ay isang importanteng ito ay importante kasi ito isang preparedness strategy, no? Na maaaring magresulta ng pagligtas sa sabi ko nga, pagligtas sa buhay ng tao. Oh, at maaari din secondary sa pagkasira ng mga properties natin bago
during, before, during, at saka after, no? Yun yung mga phases na napaghahandaan natin kung meron tayong emergency plan. At yun ang importansya nito. Okay? Mga kamaster, no? Ngayon, ibibigay ko kung ano yung, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung sa plan formulation, ano yung mga kinakailangan natin i-consider, no? Siyempre, magpo-formulate tayo ng emergency plan. So, ano ba yung dapat natin i-consider, no? O isip-isip, mga kamaster. Ha? Mga kamaster. No? Number one, na dapat ang plano daw na gagawin natin ay simple lang. Simple. Ano ba ang simple? Siyempre, pag simple, hindi komplikado. O, pag simple, ibig sabihin, kahit si... kahit yung taong pinakamababang pag-iisip, nakasama nyo sa bahay, no? O kung sino man, mula bata hanggang matanda, ay maaari itong maintindihan. Ang mga gagamitin natin terminologies dito, yung mga Tagalog o mga English na ating gagamitin, ay yung mga salitang common. Ibig sabihin, yung madaling maintindihan ng ating mga kasambahay at ano, at mga kamag-anak, at ating mga ano, mahal sa buhay, no? Para hindi maging komplikado. Minsan kasi pag komplikado, lalong hindi naiintindihan, no? Dapat din i-involve natin, no? Sa pag-formulate natin ng plan, ang pinaka-importante dito, involve natin ng bawat isa. O, involve natin, baka naman si tatay may concern, di ba? O may mga kailangan. Sige, take note natin po sa paghahanda. Kung may mga kailangan siyang mga gamot na dapat natin handa, o kailangan niya ng may mga handicap siya na kailangan nating paghandaan sa ganun, pag may emergency ay dala niya ito at magamit niya, no? Ganun din yung mga malaman natin kung anong mga importanteng dapat nilang ano, no? Mga concerns nila, no? Ganun din, kung kasama natin ng pamilya natin, no, tayo magpaplano, ay mas maganda, no, collectively, no, makakapagplano tayo. Hindi lang isa ang nagsasabi, no? Kasi kung andyan ang pamilya, na-validate natin yung mga bagay-bagay na gusto nating mangyari. Halimbawa, sabi natin, dito dapat tayo dumaan, mas mabilis na daanan ito. Pero dahil hindi ka madala sa bahay, bilang ama ng pamilya, dahil lagi ka nasa trabaho, hindi ka masyadong pamilyar, sabi ni ng iyong kasambahay na, kuya, dito ho, mas madali hong dumaan. Kasi paglabas niyo po dito, ando na po, pag dumaan po tayo dito, ando na po tayo agad sa labas, no? Mga ganun bagay, example lang po, no? So, dapat magkaroon tayo, mas maganda yung nagbe-brainstorming tayo bilang pamilya para nalalaman natin yung mga kaalaman ng bawat isa, no? Kasi minsan hindi naman natin minsan kabisado, kung may makalimutan tayo, at least somebody from the house makakapag validate o kaya makakapagsabi, oo nga, tama yan, kuya, di ba? Kaya napakahalaga, no, ng ano, para lahat makonsider natin yung mga pangangailangan ng bawat isa, no? Ngayon, ganun din sa plan formulation, no, dapat ang isa sa mga kailangan natin dito ay pagde-delegate ng mga responsibilities at function sa during emergency. Yan ang napaka-importante din sa planong ito, kasi alam niyo ka, master, hindi pwedeng lahat, 'di ba, nagpapatay ng sunog, no? O halimbawa, si tatay ang mag-identify kung may nangamoy sunog, no? Siya na rin magpapatay, no? Dapat alam niya yon, paano yung function niya, alam niya kung paano magpatay ng sunog, no? Alam niya gumamit ng fire extinguisher o anong klaseng pampatay ng sunog, tubig, alam niya kung paano, no? Hindi lahat nagpapatay, kasi kung talagang hindi na kaya ang sunog at kailangan na mag-evacuate sa isang bahay, may kanya-kanyang responsibility. O, halimbawa, si kuya, naatasan siya na mag-check kung sino pang naiwan sa bahay or siya magpapa-evacuate ng mga tao. O, si mami naman, dahil siya ay mahilig sa cellphone, o, siya na may tatawag sa mga siya may tatawag sa mga friendly forces natin sa labas, yung mga response
personnel natin sa labas, authorities, para sa ganun, magkaroon ng mabilis na responde, no? So habang pinapatay, may gumagawa ng isang bagay, nagtutulungan, so establish yung kanya-kanyang mga responsibilities and duties para wala nang kakaligtaan. Diba? Tulong-tulong po. Kumbaga nga, ano, may mga specific roles po tayo sa, ano. Ngayon, dapat din po ina-identify natin sa plano po yung mga response actions natin. Kasi na-identify nga natin, sabi natin, ma-identify natin yung emergency natin. So yung mga, so yung, kung na-identify natin, dapat mag-formulate tayo ng mga action plans kung paano natin kakaharapin. Diba? O kasama na dun po yung anong mga gagawin kung sakaling dumating ng nagkaroon na sunog. So alam mo, paano patayin? Dapat familiar ka sa fire extinguisher. Diba? O alam mo na hindi mo pwedeng buhusan ng tubig yon. Pagkat electrical yan, pwede ka makuryente. Diba? Mga ganon. Alam mo yung proper na gagamitin mo na pamatay na sunog. Diba po? Or, hindi mo na siya kayang patayin, nagpupumilit ka pa, eh maaring katapusan ng buhay mo. So, kung hindi na controllable ng fire at mamapilit ka, ay baka ikaw ay naging victim. Oh, so, dapat aalam nyo kung ano yung corresponding action kung sakasakaling dumating specific na na-identify nyo na emergency. Now, dapat sa plano, maintindihan natin na pag-consider ng mga exit routes. Alamin natin kung saan yung mabilis na daan palabas ng bahay. Kung kayo ay nakatira sa isang condominium, sa building, alamin niyo yung mga building plan, no, nasa condominium, saan ba yung fire exit ng building, no? Alamin niyo po yan, i-identify niyo po yan. Ngayon, ang isa pa po sa importante na kailangan niyong malaman is yung evacuation areas po, no? Ano ba po yung evacuation, kung saan po kayo pupunta, no? Kung saan ang takbuhan, no? Saan kayo pupunta, kung saan po kayo safe. Hindi po pare-pareho ang emergency, i-discuss po natin yan sa dito po sa aking learnings po, no? Communications po, plan, no? Dapat po maintindihan niyo, matutunan natin gumawa ng isang emergency at establish na communication plan. Nang sa ganun po, pagka dumating po yung emergency, eh sabi ko nga kanina, makakapagtawagan kayo at malalaman natin, magiging kampante tayo na ang ating mahal sa buhay ay safe and secured, no? Ayun. Tatalakayan din natin dito sa plan formulation yung mga kailangan natin ng mga emergency kits, no, na dapat nating i-ready sa na adequate na sa kakailanganin natin during emergency. At kung ilang araw dapat tayo maganda, yan i-explain natin yan, i-master yan, no? At paano natin i-reviewin ang plano at paano natin i-update ang plano at paano natin ipapractice, no? I-drill ang mga plano. Itignan natin kung paano, kung naiintindihan ba ng bawat isa sa pamamagitan ng isang drill, no? Ituturo ko sa inyo iba't ibang klaseng drill, no? Kung paano para lang ma-refresh ang bawat membro ng pamilya. No? So, yun yung mga nabanggit ko. Yun yung mga kinakailangan natin nilalaman sa dapat nilalaman ng ating family emergency plan. So, yun yung ating gagawin. Ipapaliwanag ko po ng isa-isa po yan para maintindihan niyo po. No? So, pag-usapan natin po yung planning coverage. Ano ba yung mga 3 contingency phases na dapat natin paghandaan? No? Kung saan tayo dapat may contingencies, no? O 3 continuums, tawag niya yan sa kong professor niya before, no? Naghahanda tayo hindi lang, di ba sinabi ko, hindi lang after mga kamaster, di ba? Sinasabi ko nga, no, ang paghahanda natin, hindi lang yung na-experience natin ngayon, eh, saka lang tayo maghahanda, di ba? Yan yung sinasabi nating culture ng isang Pilipino. Ngunit, ang paghahanda ay dapat ginagawa natin bago mangyari ang isang emergency o isang sakuna, no? This is called the preparedness stage, paghahanda, ang stage ng paghahanda, no? O before, bago mangyari, o before, yan ang keyword, before, no? Preparedness stage yan. Diyan, iniisip natin kung ano yung piniperceive natin, kung anong emergency at kung ano ang pwede nating paghandaan para ma-mitigate yung impact. Para kung dumating, hindi masyadong
masakit para sa atin at handa tayo, no? Ibig sabihin, may meron tayong assurance na ang survival natin napakalaki, no? Kung hindi man talaga mapigilan o ano, hindi, at least kanya ay tayo ay handa, no? Patandaan din na tayo nagpe-prepare. Tandaan niyo lagi ito. Pag tayo, dahil tayo naghahanda, tayo ay nagpe-prepare for the worst, no? Lagi yan, napaka-importante yan. Hindi tayo naghahanda nang basta handa lang, tayo naghahanda for the worst scenario. Yun ang dapat ang ating nasa pag-iisip, no? Again, sabi natin preparedness. Ano susunod po? During or ang tawag po niyan sa during na also pangkasalukuyan na pangyayari na nangyayari is yung response and action, no? Phase. Yan po yung response. Pag dumating na po yung bagyo, no? Dapat alam niyo kung ano yung response action ninyo na gagawin na agad. Hindi na kayo mag-iisip kasi in place na yan. Hindi na kayo matataranta. Kasi tayo, pag nataranta tayo, di ba? Lalo tayo napapahamak, no? Ganyan yan. At proven na yan, di ba? Pag ngayon ka lang magre-remedyo, maaaring it would cost life kung talagang napaka-ano ang emergency. Napaka-critical, no? Ng pangyayari, no? At hindi ka handa, maaaring it may cause loss of life, no? So kailangan alam mo 'yung tama at ang pinag-uusapan natin dito, ha, hindi lang basta response action, ha, mga kamasal, kung hindi 'yung action na talagang appropriate, no? 'Yung mga tama na paraan, hindi 'yung maling paraan, ha? Okay. Ito 'yung after, no? Siyempre, magpe-prepare tayo din sa after, post disaster, so post emergency. Pagkatapos, kailangan handa tayo. No? Hindi 'yung naghahanda tayo dahil nangyari, kung hindi, handa tayo kasi alam natin pagkatapos kung ano 'yung pangangailangan natin. No? Like preparing 'yung mga go bags, 'yan. Dito pumapasok 'po 'yon. 'Yung paghahanda, 'yung sustainability natin, resiliency natin para tayo po ay mag-survive for how many days kung halimbawa ay kailangan ng hindi tayo ma-reach ng gobyerno o ng mga responding forces during emergency, ay on ourselves we can survive kasi napaghandaan natin yung post-emergency phase ng isang disaster. So yun yung mga pinaghahandaan natin, mga kamaster, ha? Before, during, and after. Okay. Now, alamin naman natin, ano ba itong mga hazards na ito na sinasabi ni Master? No? Alam niyo ba kung ano itong mga hazards na to? No? Ano ba itong mga pinagpaplanuhan natin? Di ba? Okay? Alam ba natin? No? Ito yung mga ano? Sige. O assignment? O ano? Hindi. Alam niyo na to? O, these are natural and man-made, no? Man-made emergencies or disasters, no? Oh, alam niyo kung ano yung mga natural. Sige nga, oh. 'Di ba? Simple, mga siyempre, fire. Oh. Sir, yung fire pwede naman man-made din. Oh, tama. Pero fire can be also natural. Pagka kumidlat, lalo na yung mga sa California, yung mga forest fire, sometimes it is triggered by lightning. Oh, kidlat. Tapos may element na nag-spark and then tuloy-tuloy yun. It may cause forest fire, no? Oh. Earthquakes. Oh, natural po yan. Wala namang taong makapag-gagawa ng earthquake, no? Yes, there can be an experience of earthquake na sinasabi, but shaking, ang tawag ng shaking of the ground. Yun ay maaaring cause ng siguro explosion made by people, no? Yung papasabog. But it's not an earthquake. An earthquake is different, no? Oo. So, yun. Natural ang earthquake, no? Tsunamis also are natural. Droughts, tagpuyo, landslide, pag-uho ng mga bundok, tsaka yung adverse weather condition na pag-uulan, maaaring magbaha, di ba? Magbaha, pagtaas ng tubig, no? Kumatay ng mga tao. Okay? So, man-made naman, siyempre, ganun din, fire. A man-made ang fire. Siyempre, pag ang bata naglaro ng posporo, nagsindi, man-made yan, di ba? Or sadyang inarson, sinunog, man-made yan.
that cause structural fires, no? Yung pag-contaminate sa ating mga groundwater, no? Contamination, that's man-made, no? Hindi tamang ng tubig, no? Mag-maintain ng tubig, no? Sa mga niinom natin, no? Mga hazardous material spills, yan. Yan yung mga man-made, no? Dagdag na rin natin yung mga acts of terrorism. These are man-made, no? Mga nangyayaring bombings na emergency, no? There are acts of terrorism. These are man-made emergencies, no? O bukod sa natural at saka man-made, meron pa ba kayong alam na emergency or disaster? Napag-aralan nyo ba to nung kayo ay nasa college? Yan. Itong pag-aaral ko, meron pa daw. Yan. Alamin natin kung ano ito. Okay? Ang tawag dito ay hybrid. Hybrid, ano? Alam niyo yung hybrid. Pag sa hybrid, pag hybrid ang pinag-uusapan, ang isip natin, di ba? Pag kotse, di ba? Hybrid, pwedeng gasolina, pwedeng baterya. No, hindi ito yun, ha? Hindi ito yung hybrid, no? Sa usaping emergency, no? At disasters, no? No? Ang hybrid, no? Ang hybrid emergency is, ito raw yung linkages between a man-made events and a natural event, no? Ito kaya raw ito ay combination. Sa makatuwid kombinasyon. Ang tawag nga dito dati ng professor ko is complex. No, ngayon ko lang nakuha tong term na hybrid sa pag-aaral ko. Itong mga nakasa ko babasa ko na banggit nga tong hybrid, no? At ayon sa pagbabasa nabasa ko, a hybrid disaster is a result from both human error, no? Kasalanan daw ng tao o kapabayaan at natural kombinasyon ng isang natural force. O, di ba? Example daw, halimbawa, extensive cleaning of jungle, nagpuputol ng mga puno, tapos yung causing soil erosion and subsequently heavy rain causing landslide. Siyempre, pinutol mo ng tao ng mga puno, umulan ng malakas, no? Natural combination, wala nang mag-hold ng soil. So, ang nangyari, nag-cause ng landslide. So, that is what you call an example of a hybrid, no? Hybrid emergency, no? Okay, tandaan nyo kasi something nyo yan. Bagong kaalaman yan siguro dun sa mga hindi hindi pa to na i-encounter. Kasi usual na tinuturo lang sa atin sa pag-aaral dati is man-made at saka natural. Okay. Sige, mga kamaster. Hanggang dito muna tayo ngayon sa lecture natin na to, sa ating kaalaman at sa susunod, sa part 2 ay i-discuss natin kung ipagpapatuloy natin ito. Kaya sana ipagsusubaybay po sa aking programa para magkaroon kayo ng mga karagdagang kaalaman sa patungkol sa security and safety, no? Mga usaping gwardiya, i-discuss ko dito sa aking programa at sabi ko nga mga kaligtasan, no? Sana itong sa part 1 ng aking learnings po ngayong araw na ito ay may natutunan po kayo, no? At balik-balikan niyo po at kung medyo may hindi po kayo naintindihan, pwede niyo pong ilagay po, i-comment niyo po sa baba para ma-discuss ko further sa inyo at mapag-usapan natin sa ma-discuss ko sa pagkatapos itong karuktong na gagawin natin, no? Kailangan natin, kung kayo paliwanag pa sa inyo, ay isulat nyo lang sa ilalim sa comment section para sa ganon ay matugunan ko po agad, no? So, lalabas ko agad po ang part 2 po nito. Abangan nyo po agad. Sunod-sunod po ito para magkaroon po tayo ng learnings, no? At anong oras na ba? Medyo late na ng konti. Kaya maaga pa ako eh. Kasi bukas, maglalaba ako. Kaya kaka-master, kailangan matulog naman si master para lumakas, no? So, mga kasama, hanggang sa muli, no? I-hit nyo na lang po yung bell sa baba at pag-subscribe po kayo, no? At i-share nyo rin po sa mga kasama nyo dahil itong learnings na to, napakalaki po nito. Ito po ay makaligtas po ng buhay kung ito ay i-share natin, lalo na sa ating mga kamag-anak, sa ating mga pamilya.
So, hanggang sa muli, abangan ko po ang inyong pagsama sa aking next sa part 2 ng ating usaping kaligtasan. Ang topic natin po ay Family Emergency Plan. So, hanggang sa muli po, ito po si Master Mon, nagsasabing, kung master ka, safe and secure ka.